barangay po sila, yung Bulusukan, Bulong Munti, and Bukol na Mangga. So bawat barangay po ay may kanya-kanya kooperatiba na bumubuo dun sa project. Na ang title po ng project natin ay Triple B Charatin Enterprise, na which is funded po ng Department of Agriculture through Philippine Rural Development Project. Kaya ito po ay nag-start noong 2012. Pa. Opo. So ngayon ako po yung mahawak ng project. So ako po yung project coordinator na galing po sa Municipal Agriculture Office. So meron din po kaming counterpart sa Provincial Agriculture Office and hanggang sa region and national level. So sa ngayon, ang aming pong project ay ilang years na? So supposed to be, dapat 6 years lang po siya, kaya lang medyo on and off yung naging project. Pero ngayon po ay nakompleto na po yung aming facilities, equipment and facilities sa planta. Sa ngayon po, kinalagyan namin yung milling machine. So yun po yung pinaka-final para naman po dun sa product natin na tablet capsules and tea bags. So dati po kasi ang pinoproduce lang namin ay yung chips. So yung ampalaya, yung tipikal na ampalaya, pag ini-slice din rye, ni rose, yun na po yung nilalagay natin as tea. Pero ngayon po, through Doc Patrick, ay naka... Nagawa tayo ng tea bag. Ayan, mas mabilis. Di ba, labanan natin si... Sino ba yan? Si yung mga tea bag na nakita niya sa ano. Lipton tea. International yun eh. So before po, ang start po namin, ang target namin is 27 hectares na matatamnan sa loob ng 1 year. So yun po, hinati-hati namin para po mas marami mag-benefit. So i-start po namin siya sa 2,500 square meter per farmer. So yun po, pag natamnan namin, within 1 year, aabutin po ng 432 farmers po yung makikinabang doon sa project. Ilan po? 432 po. The whole year. So ang target po namin, kada quarter, di ba, in 1 year, meron tayong 4 na quarter. So in 1 quarter, meron tayong magtatanim na almost 108 na farmers. Para po, yun ang isusupply natin doon sa process and market na pressure. Ilang ilang bago tumubo yung mga palaya? Location nito sa ilang? Ilang weeks o days? So usually, so, tatanim nyo din po yun sa site? Doon din sa San Ildefonso. Sa San Ildefonso po. Yung ampalaya lang po yun. Ang variety po na ginagamit natin is yung native na ampalaya. Bonito. May hiling, yung mga Ilocano ay maliliit. So yun po kasi yung ano. Kasi may nakita akong farm dati ng palaya.